DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay, Pilipinas! Panangalala po ng Webes. Mga kasama, kami po yung mga radyo man, ako si Buddy Oberas. At radyo man Rod Marcelino, ngayon po ay May 16, 2019. Live tayo nationwide sa lahat ng RMN stations. Live din po sa WRMN New York, USA. Sa Facebook, RMN News. Headlines, RMN News Nationwide. Canvassing sa mga boto na National Board of Canvassers. Target matapos ngayong linggo. Mga kaaliado naman ng Duterte administration, patuloy na nangunguna sa partial and official results ng COMELEC. 41 violence incident na itala po ng PNP sa mismo araw ng eleksyon. Mataas na opisyal ng Philippine Embassy sa Canada, pinauuwi na po ng Pilipinas matapos hindi masunod ang deadline sa pagbalik ng basura sa kanilang bansa. Ilan sa halos 400 nabiktima ng food poisoning dyan sa Cedar. Sa Bukidnon, nakalabas na po ng ospital. Dahil ng pagkalason, iniimbestigan pa ng Department of Health. Mayroong amoy ba? Ang iba, mayroong nakalagay na severe food poisoning. Salamat sa Panginoon, wala namang malubhang nangyari. At ang iba, nakalabas na. Ito'y magandang balita din. Ang Germany, nangangailangan po ng 50 nurses at 800 na care workers. Halos 15 milyong pisong halaga ng mga peking dolyares na sabat sa Pasay. Balitang sports naman, Brook Lopez nanguna sa panalo ng Milwaukee Bucks laban sa Toronto Raptors sa opening game ng NBA Eastern Conference Final. Showbiz, mga fans, kinilig sa birthday message ni General Mercado Dennis Trillo sa isa't isa. Balita naman sa Bayong Dagat, national emergency laban sa mga foreign telcos idiniklara ni U.S. President Donald Trump. Weather update, Rmn News Nationwide. Ridge of high pressure area, mga kasama, ang pagsasalubong po ng mainit at malamig na hangin ang nakakapekto sa eastern section ng Luzon. Sa umaga naman, abay mailiwalas po ang panahon sa buong Luzon habang maulap sa Visayas at Mindanao. Pero pagsapit ng tanghali ay asahan po ang sobrang init. Habang magkakaroon din ng pulupulong pag-ulan sa hapon o gabi, bunso naman ang localized thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 to 35 degrees Celsius. Target ng Commission on Elections, mga kasama, na matapos po nila ang canvassing na lahat ng 167 COCs. So yung tinatawag ng Certificates of Canvass ng May 13 elections ngayong linggo. Kaya naman ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang formal proclamation po ng mga nagwaging senador ay hindi posible ngayong linggo. Ito dahil malay pa ang kinakailang gawin ng COMELEC, lalo tigit ang mga imbitasyon para sa proklamasyon. Kadalasan nagpapadala ng imbitasyon ng COMELEC sa mga opisyal ng gobyerno at pamilya naman na halal sa pagka-senador. Nanindigan naman si Jimenez na una po niyang pahayag na sabay-sabay nang ipoproklama ang 12 bagong senador ng bansa tulad ng naganap noong 2016 elections. Noong nakalipas ng mga eleksyon ay unang na iproklama ang top 6 lamang. Sa ngayon ay umabot na po sa 89 certificates of canvass sa kabuang 167 ang nabibilang ng COMELEC na umupo bilang National Board of Canvassers. Patuloy naman pong nangunguna ang mga kaaliado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa senatorial race 3 araw matapos ang midterm elections. Batay sa partial and official results ng National Board of Canvassers, mula sa 89 out of 167 certificates of canvass, nananatili sa unang pwesto si Cynthia Villar, 10,416,332. Pangalawa si Grace Po, 9,151,162. Pangatlo si Bongo, 8,549,086. Pangapat, Pia Cayetano, 8,417,229. Panglima, Bato de la Rosa, 8,025,527. Panganim, Sani Angara, 7,699,782.
Pang-pito, I mean Marcos, 7,157,978. Pang-walo, Lito Lapid, 6,607,637. Pang-siyam, Francis Tolentino, 6,552,739. Pang-sampo, Coco Pimentel, 6,220,434. Pang-labing isa, Estrada J.B. Ejercito, 6,079,028. At pang-labing dalawa ng si Binay, 5,949,885. Ang mga pangalan po ng top 12 senators sa partial and official results ng COMELEC ay halos pareho lamang sa resulta ng latest partial and official tally ng transparency server kung saan umabot na sa 97.39% ang election returns na nag-transmit. Inaasahan po ang 100% transmission bukas, Mayo at 17. Ipinag-utos na po mga kasama ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang pag-recall sa lahat ng opisyal at mga tauhan na embahada at konsulado ng Pilipinas sa Canada. Abangan ang detalye ng balitang yan. Data na election results mula precinct level, hindi rin po na isa publiko ng COMELEC. Para sa detalye, Rajuman Conde Batak. Hinamon nga ng anak pawis party sa Kamara ang Komisyon ng Election ay about ang data ng election results sa katatapos na 2019 midterm election. E ginita ng anak pawis na dapat maisa publiko ng COMELEC ang resulta ng halalan mula sa election returns sa precinct level. Ito ay para malaman ng publiko kung talaga bang nabilang ang kanilang mga boto matapos na pumalya ang maraming vote counting machines. Duda ang grupo sa resulta ng halalan dahil hindi naman mga botan dahil hindi na mga botante ang nagpasok ng kanilang balota sa vote counting machine matapos na palita ng mga makinang nagnuko at mga SD cards na nakurap habang kasagsaga ng botohan. Nagdag pa ng grupo na ang pagtanggi na isa publiko ang resulta ng halalan ay isang malisyosong intensyon laban sa transparency at tapat na halalan. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Conde Batak, Katak, RMN. Subcontracting ng National Printing Office inupakan po ng COMELEC. Kasama po sa balita, Rajuman Joyce Adra. Inupakan ni COMELEC Commissioner Rmn Agonzon ang pag-subcontract ng National Printing Office sa pag-imprenta ng voter information sheet. Una na rin inupakan ni Agonzon ang NPO dahil sa anay mali-maling pag-imprenta ng mga balota. May ilang probinsya raw kasi ang iba ang na-print ng mga kandidato sa mga balota. Ayon pa sa COMELEC, kinontrata ng NPO ang isang balota sa halagang 4 pesos o katumbas ng mayigit 244 million pesos para sa mayigit 61,000 na botante sa bansa. Bukod sa NPO, iniimbestigahan din ng COMELEC o iimbestigahan din ng COMELEC ang kanilang suppliers ng election materials. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice, Paglantas, Adra, Tatak, RMN. 12 insidente po ng karahasan na itala ng PNP sa mismo araw ng eleksyon. Para sa detalye, Radyo Man Rhea Mamugay. Nakapagtala ng 41 violent incidents ang Philippine National Police sa mismong araw ng eleksyon nitong Mayo at 13. Ito ang sinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel o Colonel Bernard Banak. Pero ngayon nang hindi pa ikinukonsidera ng PNP na election-related incidents ang 41 violent incidents dahil nagpapatuloy pa ang validation. Anya ang mga violent incidents na ito ay suntukan, pagsabog at pamamaril. Pero sa pre-election anya, nakapagtala na ang PNP ng 43 election-related incidents. Ito ay na-monitor mula January hanggang May 12, 2019. 60% anyang mababa ito kung ikukumpara sa nakalipas na 2016 election na may 106 election-related incidents at 2013 elections na may 94 election-related incidents. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Raya Mamogay, Patak, RMN. Pagproklama naman sa mga nanalong kandidato sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, maantala pa ng ilang araw dahil sa mga nagkaaberyang SD cards. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Mardi Libres ng Armen Dipolog. Maantala pa ng ilang araw ang pagproklama ng mga mananalong kandidato sa Dapitan City, Zamboanga del Norte dahil marami pang boto ang hindi nabibilang dahil sa mga nagkaabiryang SD cards na dinala pa sa Zamboanga City para ma-reconfigure. Sa ngayon, nasa 71.95% na sa mga election returns ang na-process mula sa 82 mga clustered precincts kung saan 59 na mga election returns pa ang na-transmit. Nanguna naman ngayon sa bilangan si incumbent Dapitan City Mayor Rosalina Halusos laban sa kanyang katunggali na si Evelyn Uy. Nanguna naman
laman sa pagkagobernador sa lalawigan sa incumbent Governor Roberto Uy, asawa ni Evelyn Uy laban sa kanyang katunggali na si Zamboanga del Norte 1st District Congressman Bulit Halushus. Sa Dipolog City, landslide ang panalo ng Team PDP laban sa pangunguna ni incumbent Dipolog City Mayor Darrell Dexter Uy, anak nila ni Evelyn Uy at incumbent Governor Roberto Uy. Kasama mo sa DXDR Dipolog para sa Bantay Balota 2019, Radyoman Mardi Libres, Taktak RMN. Ang mobile apps po ng DepEd ay matagumpay at malaki na tulong sa nagdang eleksyon. Para sa detalye, Radyoman DK Sarate. Malaki ang naitulong ng mobile application ng Department of Education sa katagtagan ng eleksyon 2019 ay kay DepEd Undersecretary Alin Pascua. Dahil dito, agad-agad na ipasama yung funksyon na konektado sa halalan o mga tanong na kailangang sagutin. Hindi akalain ng DepEd na makakagawa sila ng powerful tula para mas maprotektahan at mas mapadali ang trabaho ng mga kasamahan. Sa nasabing aplikasyon, nakatanggap sila ng higit sa kalahating milyong reports mula sa mga paaralan sa buong bansa na ginawang polling precinct. Kabilang na sa mga report ang kumalyang BCM, kakulangan ng mga gamit para sa eleksyon, allowance na hindi naibigay, honoraria at mga kaharasang naganapa. Sinabi ng DepEd na sinusuri nila maigi ang mga reports para hindi ito madoble sa kanilang records. Aminado ang kagawaran na meron pa silang dapat inagdaga para mas maging epektibo ang mobile apps. Pero ayon kay Pascua, paniguradong gagamitin nila muli ang nasabing aplikasyon sa iba pang aktibidad ng DepEd. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, TK Tarate, Tatak Armin. At Armado o Amado Pogi Espino, mga kasama, iprinoklama na bilang gobernador ng Pangasinan. Ang kasama mo sa balita, Rajaman Ella Garcia ng IFM Dagupan. Naiproklama na kanina alas 11 ng umaga si Amado Pogi Espino III bilang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan sa provincial capital ng Lingayen, Pangasinan. Nakakuha ito ng botong 582,872 kontra kay Arthur Celeste na kanyang katunggali na mayroong 782,073. Ayon sa kanya, ipagpapatuloy nito ang proyektong pangkalusugan kung saan numero uno ang Pangasinan kasama ang proyekto sa agrikultura, scholarship program, proyekto sa barangay, livelihood at pukol sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pangasinense. Dagdag nito na kaya siya ibinalik sa pwesto ay dahil nais ng Pangasinense na ipagpatuloy niya ang magandang nasimulan sa probinsya. Sa ngayon, pinag-aaralan ang isa sa pangkaso ng mga ito laban sa isyong vote buying na ipinupukol sa kanilang pamilya. Matatandaan na ibinabato ang kasong vote buying sa kanilang kampo matapos mahulihan ang 7 katao sa Buor Aguilar ng 443,300 na pera at election paraphernalias. Kasama mo sa IFM Dagupan, Rajaman Ella Garcia, Tatak RMN. Zamboanga del Sur, nainig naman po ng pagsabog at isang BCM sinunog. Para sa detalye, Radyoman Kenneth Bustamante ng Adam and Pagadian. Nabalot ng pangamba ang bayan ng Zamboanga del Sur matapos yanigin ng isang pagsabog ang lugar habang patuloy ang canvassing ilang araw sa katatapos na halalan. Sa interview ng RMN DXPR Pagadian kay Joseph Ayantaya, ang election officer sa bayan ng San Pablo, alas 11 kagabi nang mangyari ang malakas na pagsabog na di kalayuan sa municipal hall at pagkalipas na ilang minuto, isang insidente naman ng sunog ang sumiklab sa storage area ng Central Elementary School kung saan nandun ang mga vote counting machines o VCMs. Agad namang nagresponde ang mga elemento ng San Pablo PNP, Bureau of Fire Protection at 53rd Infantry Battalion na nagsagawa ng pagkordon sa lugar at investigasyon na batid na isang VCMs ang nasunog at hindi na mapakinabangan na may laman pang buto na hindi pa nabilang. Kasama mo sa DXPR Pagadian, Radyoman Kenneth Bustamante, Tatakaremen. Team Marcos, sabay na nagdasal po at nagpasalamat sa mga taga Ilocos Norte. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Bernard Ver ng RMN Lawag. Sabay-sabay na nagdasal at nagdiwa ang grupo ng mga Marcos na nanalo sa halalan sa probinsya ng Ilocos Norte. Pinangunahan ito ni Governor-elect Matthew Marcos Manotok sa isang simbahan sa lungsod ng Lawag. Pagkatapos ito ay nagdiwang nasabing grupo sa kanilang headquarters kasama ang kanilang mga supporters. Dinaloan nito
nina Lawag City Mayor-elect Michael Marcos Kion at ang mga nanalong kandidato sa iba't ibang bayan ng Dalawigan. Samantala, ngayong araw naman, iikot ang mga ginamit nilang barkers noong kasagsagan ng pangangampanya upang ipabot ang kanilang pasasalamat sa buong Dalawigan. Una rin nagpasalamat ang mga kandidato sa kanilang social media accounts gaya na laman ng Facebook at iba pa. Sa ngayon, balik normal ang sitwasyon sa buong Dalawigan at tuloy ang kanilang trabaho para sa bayan. Kasama mo sa IFM Lawag, Rajuman Bernard Bear, Tatak RMN. Abangan sa ating pagbabalik, matataas official po ng Philippine Embassy sa Canada. Pinauwi na ng Pilipinas. At mamaya sa RMN Sports, Milwaukee Bucks panalo laban sa Toronto Raptors sa opening game ng NBA Eastern Conference Finals. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. Rajuman, come in. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Papakinggan sa buong bansa ang pagsasanib puwersa ng mga Rajuman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Rajuman, live dito. Nandoon si Rajuman. Wala pang ibang reporter dito. Ito marayo ang iyong lugar, pero nagaganap ang pamamaraan. RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Tatak RMN. Ipinag-utos na mga kasama ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin ang pag-recall sa latpon opisyal at mga tuhan ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa Canada. Ang hakbang na ito ni Loxin ay makalang mabigo ang Canada na tumalima o sumunod sa May 15 deadline ng pamahalaan natin para kunin at ibalik po sa nilang bansa sa Canada ang basura nila na mula pa noong taong 2013 at 2014 nasa Pilipinas. Sa tweet ni Loxin, inatasan niya ang lahat po ng tawahan ng Embahada at Konsulada sa Canada na mag-book doon ng flight pauwi ng bansa at dapat sa masusunod na araw ay nasa Pilipinas na. Ating gabi na ilabas ang letters of recall sa lahat ng opisyal at mga tawahan ng Embahada at Konsulada ng Pilipinas sa Canada. Giit ni Loxin, seryoso po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pahayag niya na dapat na gumawa ng hakbang ang Canada para mahakot ang mga itinambak na basura sa Pilipinas. Pero hindi anya sumipot ang mga opisyal ng Canada sa ginasang pulong ng department para sa posibleng pagpapalawig ng ilang linggo pa sa deadline. Una na nagbanta ang Pangulong Duterte na magdadeklara ng gera sa Canada sa oras na hindi kunin ang kanilang basurang nasa Pilipinas. Dismayado naman ang Eco-Waste Coalition sa hindi natuloy na pag-alis po ng 69 na container ng nabubulog na basura ng Canada sa na nakatambak po sa Manila at Subic ports. Gayunman, bagamat natapos ng deadline kahapon para ibalik sa Canada, ang mga basura umaasa pa rin ng Eco-Waste Coalition na maresolba ito. May ipinadala na pong sulat sa pamamagitan ng email ang Eco-Waste Coalition noong May 7, 2019 sa Canadian government na humihiling na pabilisin po ang pag-alis ng kanilang mga basura sa bansa. Agad namang tumugon ang Prime Minister Office at tiniyak na maaksyunan ang kanilang kahilingan. Nagkaroon po ng pagnipis na naman ang reserbang kuryente sa Luzon Grid ngayong araw. Dahil dito muli tinaas sa National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Luzon mula kanina alas 10 na umaga at tatagal hanggang mamaya alas 4 ng hapon. Base sa Power Situation Outlook ng NGCP, aabot lamang sa 11,625 megawatts ang system capacity po ng Luzon Grid. Habang aabot naman sa 11,293 na megawatts ang peak demand. Samantala, ilang lugar dyan sa Dasmariñas, Cavite, ngayon din po sa May Tondo, Maynila, at San Jose del Monte, Bulacan, ang mawawalan ng kuryente, tandaan nyo, sa Sabado, May 18. Pero paglilinaw naman ng Meralco, sapat ang supply ng kuryente, at bahagi lamang po ito na naka-schedule nila na upgrading at maintenance activities na ipatutupad bilang power service interruption. RMN News Nationwide Exclusive. Nakalabas na po mga kasama ng ospital ang ilan sa halos 400 na biktima ng food poisoning sa bayan ng Impasugon sa Bukidnon. Nabatid na karamihan sa mga biktima ay miyembro ng Seventh-day Adventist na nagsasagawa noon ng seminar sa lugar.
Ayon sa isa sa mga dumalo sa seminar na si Dr. Erwin Lapos, nakitaan po ng amoeba ang ilan sa mga pasyente. Hinala niya na kuha ito ng mga biktima matapos na mag-alis po ng dumi sa septic tank malapit sa kanilang venue kung saan dumami ang langaw. Biyernes hanggang Lunes ay okay naman po yung ano namin, yung pagkain namin. E pag umaga ng Martes, may nag-alis po ng dumi doon sa septic tank. Dumami yung langaw, nag-i-spray pa sila ng chemicals. At doon na po, nung hapon ng Martes, doon na nagkakaroon na po ng sakit ng tiyan. Mayroon ng nagsusuka, tumatay. At ang karamihan ng findings dito, mayroong amoeba. Ang iba, mayroong nakalagay na severe food poisoning. Ayon naman kay Municipal Environmental and Natural Resources Officer Emmanuel Lomoyod, iniimbestigahan na po ng Regional Department of Health ang totoong dahilan ng food poisoning. Salamat sa Panginoon, wala namang malubang nangyari at ang iba na, nakalabas na. Tinitingnan lahat, hinahanap lahat ng DOH, whatever possibilities, kung ano ba talaga, dahil lahat, even the local government is very much interested. Yes, opo, opo. Kung ano ba ang nangyari, kung ano ba ang dahilan ng bakit nangyari yun. Sina Dog Erwin Lapos at Municipal Environmental and Natural Resources Officer Emmanuel Lomoyod sa interview ng RMN Manila. Sa kaugnay na balita pa rin, ang bilang po ng mga apektado sa nangyari yan sa Empa Sugong Bukid noon ay bumaba. Alamin natin what's kay Radyoman Elvis Macas ng RMN Malaybalay. Elvis. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Regional Office 10 ng Department of Health sa pagtukoy kung ano agad dahilan na nangyaring diarrhea outbreak sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist na nagsagawa ng Youth Convention sa Cedar, Impaloto, Impa Sugong dito sa Bukidnon, na pag-alaman na mismo ang Regional Office ang nagsagawa ng test at investigasyon ukol sa naturang pangyayari kung saan humigit kamulang sa 600 na mga individual ang nadala sa pagamutan kahapon ng hapon dahil na rin sa naturang pangyayari. Sinabi naman ni Emmanuel Lumuyod, ang medical officer sa bayan kung saan ito naganap, na sa ngayon bumubuti na rin ang kalagayan ng mga nadala sa pagamutan. As of 11 a.m. today ng umaga, nasa 232 na lamang ang bilang ng mga nasa pagamutan. Todo suporta naman ang bayan ng Impa Sugong sa mga apektado ng diarrhea outbreak at nagpalabas din ang kautusan na ibibigay nila ang lahat ng suportang kailangan base na rin sa available resources na kaya ng LGU. Kasama mo sa RMN, si MB Malaybalay, Radyoman Elvis Macas, Tatak RMN. Sa iba pang mga balita mga kasama, nangangailangan naman ngayon ang Germany ng 50 nurses at 300 care workers. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, aabot po sa 2,000 euros o mahigit 100,000 pesos ang sweldo na matatanggap kada buwan. Kabilang sa mga hinahanap po ay mga graduate sa kursong Bachelor of Science in Nursing na may PRC license at hindi bababa sa 2 taon ang experience at handang sumailalim sa German language training. Sa mga interesado mag-apply, maaaring magpasa po ng requirements o bumisita sa kanilang website www.poea.gov.ph. Samantala, nag-anunsyo naman na mga bakanteng trabaho ang Mandaluyong Public Employment Service ngayong araw. Kabilang sa mga job vacancies na iniaalok po ng kumpanyang DDTI Contract Inc. ay tower crane technicians, tower crane trailer drivers, drivers ng mini dump truck, service elves, instruments man, steel man, finishing westons, boom truck drivers, tile setter, mobile crane operator, at mobile crane rigger. Sa mga interesado mag-apply, pumunta lang po sa kanilang tanggapan sa third floor ng BOC building sa Bonnie Avenue tuwing Martes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at magdala ng updated resume. O pwede rin po kayong tumawag dito sa Radyo Trabaho sa DZXL 558 Manila. Radyo Trabaho Balita, RMN News Nationwide. Halos 15 milyon piso ang alagaan ng peking pera na sabat sa Pasay, mga kasama. At naresto sa presyon ang Pinoy na si Fernando Silanga at kasamahan niya ang 2 Koreano. Isa pa nilang kasabwat na si James Park, ang nakatakas, tinutugis na ng motoridad. Nagugad po presyon na matanggap ng tip ang security guard sa isang hotel and casino
sa Newport City tungkol sa apat na lalaking na ipagtransaksyon gamit ang mga peking pera. Nasabat sa mga suspect ang tig-isang dolyar na peking pera na pare-pareho ang serial number. May kabuuan po itong 288,700 US dollars. Executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa paninigarilyo detma sa mga Pinoy ayon sa Philippine Health Justice. Kasama mo sa balita, Rajuman Mai Goyagoy. Detma, o hindi mo nasusunod ang Executive Order No. 26 o Anti-Smoking Reforms Policy. Dalawang taong matapos itong napirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay Jack Sarita, Managing Editor ng Philippine Health Justice, pagsak ang ilang mga paliparan at mga LGUs dahil dead na lamang ang mga naninigarilyo sa terminal at sa isang ding mga tanggapan ng mga LGUs. Inukoy ni Sarita ang Ninoy Aquino International Airport na wala man lang mailagay na indoor DSA o yung designated smoking area. Sinabi naman ni Dr. Rachel Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society, na maging ang mga LGUs ay bagsak sa implementation dahil hindi man lamang nakapagpatag ng smoke-free task force na nagmamonitor sana sa mga violators. Batay sa record ng Department of Health, isa sa pangunahing dahilan ng pagkakamatay ay saninang cancer dulot ng paninigarilyo. Kahit ang mga second-hand smoking o mga nakasisimup lamang mula sa sigarilyo ng iba ay lantad sa risk o panganib sa kailang kalusugan. E ginit ng grupo, dapat ay mabisita muli ang pulisiya upang hindi magkaroon ng access sa tobacco ang mga nasa edad na mababa sa 18 anyos. Sama mo sa DZXL Manila, Rajuman, may Guyagoy Tapat, RMN. Ang Cebu Pacific na natakda po magsumite ng sagot sa CAB, Civil Aeronautics Board, higa sa nangyari sa damakmak na flight cancellations. Para sa detalye, Rajuman Angel Ronquillo. Limang Cebu Pacific sa kautosan ng Civil Aeronautics Board na magsumite ng konkretong plano at solusyon upang hindi na maulit pang muli ang pagkakaroon nila ng sandamakmak na flight cancellation. Matatandaan itong April 28 hanggang May 10, umabot sa 172 na one-way domestic flights o katumbas yan ng 14 na flights kada araw ang kinansela ng Cebu Pacific dahil umano sa technical issues ng kanilang mga aircraft kung saan 13,000 na mga pasahero ang naapektuhan. Ayon sa pagsalita ng Cebu Pacific na si Charo Lagamo, pinaghahandaan na nila ang kanilang susumiting tugon sa CAB. Masusi-ani ang gagawin nilang pag-aaral at ilalahad ang mahakpang na Cebu Pacific upang hindi na ito mangyari sa hinaharap. Kahapon nga sinabi ni Atty. Carmelo Arcilla, ang Executive Director ng CAB, na hindi na nila pagmumultahin pa ang Cebu Pacific sa perwisyong dulot ito bagus binibigyan lamang nila ng 30 araw na sabing airline company upang maghain ng tugon. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Eto naman mga kasama, subukan ng swerte dahil ay taya na tumataginting na 185 billion pesos po ang jackpot prize para sa 655 Grand Lotto sa Sabado, May 18. Ito'y base sa inilabas na anunsyo po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hanggang bukas, bobulahin po ang 658 Ultra Lotto naman na may jackpot estimates na 49.5 million pesos. Ngayon din ang 645 Megaloto na may jackpot estimates na 8.9 million pesos. Business News, Rmn News Nationwide. Pagpalit ng piso sa US dollar ngayong tanghali, ang rate 52.35. Japan yen 0.48. At sa Hong Kong, yung pupunta dyan, oh, Hong Kong dollar ngayon 6.67. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Makakasama sa sports, nagwagi po Milwaukee Bucks kontra Toronto Raptors opening game ng NBA Eastern Conference Finals 108-100. Nanguna sa Bucks si Brook Lopez. Gaganapin naman ang Game 2 sa Sabado oras sa Pilipinas. Samantala, mag-alap naman sa kabilang side ang Golden State Warriors versus Portland Trail Blazers Game 2 naman sa Western Conference Finals sa Biyernes. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Ay. At tada, mga fans daw po, kinilig sa birthday message ni na Jeneline Mercado at Dennis Trillo sa isa't isa. Eh, ano naman tong mensahe nila, Miss J, bakit kinilig?
yung mga na burns, di ba? Sobrang sweet daw. Aba. Kasal na lang daw ang kulang sa magkasintang sila Dennis Trillo at Janeline Mercado. Sweet na kasi ang dalawa habang nagpapalitan ng birthday messages sa kanilang mga Instagram post. Ayon sa magkasintahan, kahit may kanya-kanya silang anak at lalong tumitibay naman ang kanilang pagmamahalan dahil na rin sa mga taong sumusuporta sa kanya. Naku, maiba naman tayo ha. Ibang showbiz balita, isang female netizen po na nakarelasyon umano ni Baron Geisler ang nag-akusa sa aktor ng physical abuse. Isiniwanag ito ng netizen kasunod naman ng naging Twitter post ng aktor noong May 4 kung saan sinabi nitong never siyang nanakit. Sagot ito ng aktor sa komento naman ng isang netizen kung bakit pinigyan pa siya ng proyekto ng isang TV network kahit na nanakit daw ito. Noong May 5, isang Karen Ann Tolos ang naglahad sa Facebook ng pananakit sa kanya ni Baron, mahigit isang taon na ang nakakalipas. Kalakip nito ang ilang larawan kung saan meron siyang mga pasa sa mukha at iba pang parte ng katawan. Wala pa namang komento ukol dito ang aktor. At yan ang ating showbiz balita. Ako pong yung Rajuman, Ms. Jade Attack, RMN. Sa iba yung dagat, mga kasama. World News, Rmn News Nationwide. Nagdeklara po ng national emergency si President Donald Trump sa pagbawal sa mga US companies na gumamit nga ng mga foreign telecoms. Binigyan din ni Trump ang kapangyarihan o binigyan din ni Trump ang kapangyarihan ng Secretary of Commerce na pagbawalan ang anumang transaksyon na nagdudulot o pwede magdulot po ng pangambasa ng national security. Patuloy kayong tumutok sa lahat po ng RMN stations nationwide sa mga susunod na programa. Ngayon din sa lahat ng mga FM stations, IFM ng RMN. Kami po yung mga Radyoman. Ako si Buddy Oberas. At Radyoman Rod Marcelino. Mabuhay, Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyoman. Buong bansa. RMN News. Nationwide. Yan ang delikado. Grabe pa. Kala ko si Ramsey na eh. DZXL. Subject. To fight. Ay, balik ang nakaraan. Balik. Ang tamis ng alaala. Tama. To bear. Alam mo dati, hindi mo kaya, no? Kaya mo pala. Sorrow. Yung presyo ng Santon Pascual Capsule. Kala mo, hindi mo kaya? Kaya. Kayang kaya. Kaya. At ito po ay tumutulong na yung akala mo imposible na lumiit na bukol. Yung ang isa na papahinggan ko eh, sa may sa bowel movement niya, daanan diyan. Piso ang bukol nung una. Piso? Ngayon parang mais na lang. Alam niyo ni Kiko, sumikip dahil sa San to try sa Santon Plus herbal capsule. Nagpa-opera si Kuya. Opo, opo. Marami masaya dahil tapos na eleksyon eh. Tapos na. Marami daw may pera. Tama. Kaya after nung eleksyon, nung kinabukasan ng mga grocery, supermarket, daming tao. Namimili. Ito lang si biktima. Tenga parang mo si pera. Dito sa DZXL, palagi rin maraming tao. Marami din. Pumipila sa Santon Plus Herbal Capsule. Mamibili. Opo, para iwas bukol tayo, mga sama, at tulong na rin po sa supplement na all-in-one, yan ang Santon Plus Herbal Capsule. Available sa South Star Drugstore at sa DZXL RMN Manila. Napin lang ang your possible guy. Lahat posible sa kanya. Lahat posible. Mission possible. Si Kiko Tevez. Kiko Tevez. Bakit? May kilala ka mang hindi posible? Meron. Posible lahat. Posible. With the Lord's help, mga exactly. Kasama. We can do all things possible, ha? Sa pamamagitan ni Lord. Ngayon, ito pong mighty sea alkaline na vitamin C, malaki rin pong tulong para yung resistensya natin sa araw-araw. Malakas. Katuwang po talaga yun ang Santon Plus Herbal Capsule. Araw-araw, uminom kayo ng mighty C alkaline na vitamin C po, mga kasama, ha? Hanapin lang ang tatakdok sa maritan para sigurado yung genuine. Reachables. Ang mga produkto na yan, ha? Tawag lang sa 0927-519-2267. Para marating ang inyong pangarap na makabili ng Santon Plus Herbal Capsule at Mighty C. Ay, nako. Sarap magkape. Ano ang kape mo?
Kamusta ka naman? Yeah. Kamusta ka? Yung Nature's Soya Coffee. Ang aking kape, makasama. May soya, mangosteen at agaricus mushroom. Yung mga nabiktima po ng food poisoning dun sa bukid dun. Mga kasamahan po yan ni Doc Rimel, ho. Talagang tulungan natin na yung makita rin ng DNR, yung facilities, yung area, si Dar, under nila yan, although in cooperation sa local government units. Mapupwedeng wag muna yung pa-campingan yan. Dahil ang sanitation, di maganda, ho, ha? Issue muna ng temporary closure. Ayun na nga. Sana naman makita po, ha? Para ma-investiga. Ibang klase talaga, ho. Ay, buti na lang at kahit paano, may mga Philippine Army mabilis tumulong. Eh, yung mayor mukhang missing in action na ngayon. Okay. Noong una, sabi, sasagutin yung mga bill man lang, matulungan man lang yung mga biktima. Apa, eh, ngayon yung missing in action. Anyway, sa pamamagitan po ng DZXL at ng Rmn Malaybalay, tulungan natin na maiagdon, maituloy-tuloy lang natin kung ano baga talaga yung nangyari para hindi na maulit. Kasi kawawa naman po yung mga susunod pa. Pag ganyan naman ang sitwasyon talaga, mapapaupo ka nila sa isang tabi. Alam mo yung mga traditional na politikong pulpol na walang pakialam, walang manasakit, di ba? Kaya pag upo mo sa isang tabi, mabuti na lang, meron kang hawak na tasa ng kape. Nature Soya Coffee, yeah. Mga kasama, ha? Yan po ay tumutulong na balansehin yung ating testosterone level para yung immune system natin. Hindi rin tayo kagad-agad doon na babagsak kung ano man natin kinain, di ba? Nature Soya Coffee, kape na gagabay sa ating kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa DZXL Rmn Manila. Ho, ha? Huwag niyong kalilimutan. Naitig mo ngayon ay naisaya. Yan yung tipo na habang pananghali ang tapat, nagre-relax ka, may kape ka, at nakahimlay ka sa isang malaking puno, mapapasabi ka ng mga katagang Soya. Oh yes! Pati yung kalabaw bukas. Napapasoy. Ang sabi ng kaloy, oh nga! Oh nga! Oh nga! Oh yes! Oh yes! Alas 12:37. That time check was brought to you by Gene Capitan. Kayang-kaya mo yan!